lang tayo sa Middle More, guys. Naman ako ni Jen at si Jason. Ayan, papunta na tayo doon, guys. So, bigay natin ito sa emergency. Hi guys, good morning. Alas 8 na, guys, ng umaga dito sa New Zealand. Yan, balik na naman tayo ulit sa hospital. Kaya gising ko lang, kaya itong mukha ko ngayon. Mag-breakfast tayo, guys, kasi mag-take na naman tayo ng gamot pagkatapos nito. Itong breakfast ngayon, guys, porridge. Porridge at saka isang bread. Milk at yogurt. Nabalik na naman ako sa hospital, guys, dahil sa likod ko. Masakit ang likod ko kasi parang hindi na straight ang likod ko. Parang nag-ano yung spinal. Kasi sa kakaupo ng 4 hours doon, kaya yung likod ko naging ano na, scoliosis at ganun. Parang nag-wave siya konti. Ganun siya. Tapos kakaupo ng 4 hours. Ngayon, tignan sa doktor kung okay ba siya. Wala bang problema kasi sumasakit kasi. Pag meron, baka meron siyang ibibigay na gamot. Kaya yan. Kaya tas may konting ubo din ako kasi prone kami sa pulmonya, mga ganon, pneumonia. Kasi ano, diba sira ng kidney. Tapos meron akong operasyon dito sa chest. So, sabi ng doktor, pag may operasyon sa chest, talagang prone siya sa pneumonia. Kasi na-open na daw yung chest. Kaya, yun. Ang hirap pagkasakit ng kidney, guys, kidney disease. Kaya, kayo ingatan yung mga kidney nyo. Huwag kayong kakain ng mga salty foods, mga soft drinks, mga alak, yun, yung, saka mga gamot din, mga gamot na mas mga strong na gamot. Mas maganda pa sa herbal na lang inumin nyo, guys. Baka matulad kayo sa akin na kasi pag mayroong sakit, inum agad ng gamot. Yan. Ang tuloy, nasira na ang kidney. Balik. Laging balik na balik sa hospital kasi lahat kami, guys, ganito ang kondisyon. Laging balik sa hospital kasi laging merong mararamdaman kasi nga wala na yung kidney mo, hindi na nagpa-function. Kaya ibang organs or ibang kwan na the damage din. Sobrang hirap pero fight lang tayo, guys. Andiyan naman si Lord lagi, nagagabay sa atin. Andiyan naman siya para gabayan tayo sa lahat ng mga pagsubok natin buhay. And basta fight lang tayo sa buhay din. At okay naman dito kasi libre lahat. Sa hospital, pagkain, wala kang mabayarin kahit isang piso, wala. Lahat libre. Kung dyan ako sa Pilipinas, talagang sobrang stress ko na. Makikita niyo sa mukha ko, parang walang sakit, pero deep inside, Diyos ko, ang dami kong nararamdaman, guys. Sobra. Hindi niyo lang mapapansin kasi, parang hindi niyo lang nakikita kasi nakangiti lang ako, parang walang nangyari, ganun. Pero sa katawan ko, grabe, dami ko nararamdaman. Dami ko nararamdaman pero binabaliwala ko lang yung iba. Kahit yung sobrang sakit na, parang nasanay na din ako na sobrang sakit na.
kasi hindi ako pwede uminom ng strong na gamot, kaya mga mild lang na pain reliever ang binibigay nila, tulad ng paracetamol, yung panadol, yun lang. Yun lang ibibigay nila sa akin kasi hindi na ako pwede dun sa mga ibang pain reliever na mas strong kasi nga wala, nasira ng kidney ko. Isa pala makakasira ng kidney, yung inom na inom ka ng mga pain reliever. Number one yan guys. Yan talaga ang huwag niyong kalimutan na huwag kayong uminom ng pain reliever. Pag hindi na kaya yun, kapainom. Pero kung medyo kaya-kaya pa, mag-hot pack ka lang. Ilagay mo dun sa part ng katawan mo na masakit. Dun. Or magpa-consult kayo sa doktor, mas mabuti. Kasi pag inom nang inom kayo ng gamot na pain reliever, naku. Magaya kayo sa akin. Hindi ko lang kung anong nakakasira ng kidney ko kasi mahilig kasi din ako minom ng soft drinks dati. Yung koksakto, yung nag-work pa ako guys. Guys, nag-rounds yung doktor kaya naputol yung ano sinasabi ko. Yun. Sine-check nyo pala yung x-ray ko guys. Ano, yung sa likod ko, yung sabon sa likod ko, hindi siya straight. Meron siyang disc na nag-wavy. Kaya tignan pa sa rheumatology. Kain tayo guys ng lugaw, ng porridge. Pero meron makulit itong kuwan. Kanin. No. Bakit tumapanis? Kainin ko yung mamaya. Sana mabigyan nila ako ng tamang gamot sa likod ko guys para makauwi na tayo. Kagabi pa lang ako dito, yung natin ako ni thank you pala kay Jane at kay Jason at kay Munting Muniz na hinatid nila ako dito sa na kuan, hinatid nila ako dito sa Middlemore. Ang bait nila guys, no? Kasama ko sa bahay, natin nila ako kagabi at saka yung anak ko. Yung anak ko kasi hindi pwede dito kasi 13 years old pa, bawal ang bata. Pag bumsita lang pwede. Pero yung mag-stay, hindi pwede. Masakit ang ito ko ba? Dapat bibigyan lang ako ng vitamin D. Premium. Para malakas ang aking bones. Ayan. Mahina kasi itong bones ko eh. Lahi namin mga arthritis ko. Arthritis na lang itong likod ko. Wala kang arthritis. Arthritis pa more. Meron akong itlog dito kasi kainin ko. Ang itlog ko guys. Niloto to ng anak ko sa Tsing Tsing.
Ako na sumisitlog. Lagi na daw itlog ko. Ang ulam ko. Napiyak. Yan. Log. Ako? Talo yung pinapahanis ba? Dinala ko ito kahapay kagabi kay pagutumin kami ng kanin, mahirap yun sila kasi dito guys, walang kanin oy. Puro ibigay sa'yo, mga porridge, mga bits, ito, wheat bits, mga bread. Ay, Diyos ko, hindi mo ako mag-aan sa bread. Gutomin ako sa bread. Gusto ko pa yung itlog. Gusto ko yung itlog. Tsaka, ito ang, ang tapo dito. Aray. Walang lakas ng aking likod. Masakit. Matanda na. Ano? Para ka na matanda, guys. Pag nagkasakit ka ng kidney, para ka na matanda. Masakit ang likod, ang mga buto. Hindi lang ako. Mas bata na nagkasakit dito ng kidney, guys. Marami din. Mas bata pa sa akin. Ang agad niya, mga nasa 20, 18. Um, 24, 27, ganun. Buta ako, nakaabot ako ng 32 ko. Nag-start yung sakit ko. 32 ang edad ko eh. Rice is life, guys. Para mabuhay tayo. Grabe diet na diet, guys, no? Grabe na diet. Yung lang porridge, saka yung kuwan. Tapos ito, bibigyan ko nito. Kuwan, yogurt. Good for the tummy daw to. Kaso maasin. Ito ang mga pagkain nila. Talagang hindi ka makakain kasi hindi ka sanay, pero kung wala kang choice, kakain ka. Kasi wala kang pagkain eh, kainin mo lang. Kaya, nagpapadala na ako ng kwan. Nagpapadala ako ni Ronnie ng kanin, saka ulam. Kasi, para meron akong pagkain. Kasi iba nga pagkain nila, guys, hindi ka mabusog. Kasi, hindi naman sila Pilipino. Mga kiwi naman sila. Kaya, pagkain na kiwi din. Kain. Lahat. Lahat na. Meron pa akong milk.
Mamaya ito tanghali, oh. Meron pa. Meron pa dito. Malamig man dito. Ano ko yan ito? Ito kay bidil ko hapra man. Bakit full? Hapra. Hapra man ipainom na aking doktor. Saka itong isa, ang saka ng isa? Nalimutan ko ng isa, umaya ko ito ay inumin, tatanungin ko muna ng nurse. Ang nurse ko ata ngayon is Pilipino. Parang Pilipino siya pero nag-i-English kami. Tagalog ko sana. Nag-i-English man siya. I-listen ko na din. Ito kasi guys. Nag-alborotong tiyan ko. Kaya kunti pa. Ayan. Tapos tayo mag-breakfast guys.